sa ulo ng Bagang Sports Balita. National coach Tab Baldwin, nakasentro ang atensyon sa 16-man Gilas Pilipinas training pool. Phil American challenger Brian "The Hawaiian Punch" Villoria, tiniyak na mapupuno ng aksyon ang title clash nila ni Nicaraguan WBA champion Roman Chocolatito Gonzalez. San Miguel Beer head coach Leo Austria, kumbinsidong si Phil Tongan slotman Mowala Tautua ang maihirang bilang top overall pick sa 2015 PBA rookie draft. National triathlete Nico Huelgas, nangakong gagawin ang lahat para makasungkit ng ticket patungong 2016 Rio Olympics. Free agent center Javal McGee, sumanib na sa Dallas Mavericks. American car buster Dustin Johnson, solo leader sa opening round ng PGA Championship. At top-ranked Novak Djokovic, walang hirap na nagmarcha patungong quarterfinal ng Roger. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Ms. Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, bagamat bukas siya sa posibilidad na madagdagan ang bilang ng kanyang mga players, hindi naman isinasantabi ni Tab Baldwin ang katotohanang maaring magkasya siya sa current roster ng Gilas Pilipinas pool. At ang ipinapanalangin na lamang ngayon ng American Kiwi Mentor ay sana makabalik na sa ensayo ang mga players na nabakante ng ilang araw dahil sa iba't ibang injuries at karamdaman. Ang kabuuang detalye, yahatid ni Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Ipinapaubaya na lamang ng national coaching staff sa basketball officials ng bansa ang pagdedesisyon kung dadagdagan pa ang bilang ng Gilas Pilipinas training pool. Ayon kay head coach Tab Baldwin, nakasentro na lamang ang atensyon sa mga manlalarong sumasalang sa training camp sa Meralco Gym. Bagamat nadagdag si Filipino Tongan slotman Mowala Tautua bilang practice player, may ilang miyembro naman ng 16-man pool ang na-sideline ng ilang araw bunsod ng magkakaibang injuries. Tulad ni na point guard Terence Romeo, shooting guard Dondo Nontiveros, forward Rani Del De Ocampo at naturalized center Andre Blatch. I have a job to do, and you know, the task that has been given to me is a tough task no matter what players show up. I'm a very competitive guy. These are very competitive, experienced basketball players. And by the time we necessary to win games, I think we will believe in ourselves, and that's the most important thing. Samantala, hinikayat naman ni Baldwin ng mga players na magsipag ng husto sa ensayo at aktwal na laro at huwag makontento sa suportang ipinagkakaloob sa kanila ng mga Filipino fans. And then, you know, hopefully we can play well and gain the belief and the respect and the admiration of our fans. We know we have their love, we know we have their support, but we also want them to believe in us as winners. But we have to do the work to achieve that. Pangunahing misyon ng Gilas Pilipinas team ay ang makasungkit ng gold medal sa FIBA Asia Men's Championship sa susunod na buwan upang magkaroon sila ng karapatang maglaro sa Rio Olympics sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, willing naman si streak shooter Terence Romeo na mag-adjust sa anumang role na ibibigay sa kanya ng national coaching staff. Ito'y sakaling mapabilang siya sa final 12-man lineup ng Gilas Pilipinas 3.0. Nagbabalik si Ms. Ria Arevalo. Handang ibigay ni star guard Terence Romeo ang anumang klase ng laro na hihilingin sa kanya ni national coach Tab Baldwin. Naging tugon ng 5'11 dribbler sa pangamba ng ilang kritiko na baka umiral ang shoot-first mentality niya sa laro. Ayon kay Romeo, tiyak na susundin niya ang role na ibibigay sa kanya ni Baldwin sakaling mapabilang siya sa final 12-man roster ng Gilas Pilipinas 3.0. Hindi ko muna isipin yung ganun. Ang isipin ko kung ano yung makakaganda sa team. Siyempre, pag open lahat naman, pwedeng tumira. Doon naman yun. So, ayun, kailangan ano, mas maganda yung percentage ko.
Samantala, pinasalamatan naman ni Romeo si Baldwin sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na mapabilang sa Gilas Pilipinas Training Pool. Pinaka-natutunan ko, ano, kailangan every single point, kailangan pinapakinggan mo. Lahat ng sasabihin ni Coach Tab, kailangan pakinggan mo kasi ano, magagamit mo lahat. Kumbaga, ma-apply mo lahat sa game. So, yung lang paano ako lalabas sa screen, paano ko si-set up yung teammate ko, importante lahat. Kaya yun yung natutunan ko. Sa ngayon ay nasa sick bay pa si Romeo matapos na dapuan siya ng virus nitong mga nakalipas na araw. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa boxing. Tiyak na masisiyahan ang paying public sa araw ng bila ni WBC Flyweight Champion Roman Chocolatito Gonzalez. Ito ang pinangako ni Pinoy Challenger Brian the Hawaiian Punch Viloria mahigit 2 buwan bago ang title clash nila ng Nicaraguan rival. May report si Ricky Absantos ng Sports Radio 918. Tiyak na mapupuno ng aksyon ang title clash nila undefeated WBC Flyweight Champion Roman Chocolatito Gonzalez. Ito ang ipinahayag ni Phil American Brian the Hawaiian Punch Viloria 3 araw matapos na mahirang siya bilang susunod na challenger ng Nicaraguan champion. Ayon kay Viloria, hindi nagkamali ang company Gonzalez sa pagkakapili sa kanya bilang susunod na kalaban dahil tiyak na masisiyahan umano ang paying public sa oras na magduelo sila ng Nicaraguan rival. I believe that, you know, just my merits of what I have gone through in the sport, I think I'm the bigger pick for him to choose. Yeah. On that type of scale, yeah. You know, on a pay-per-view card, HBO and Madison Square Garden, I believe I deserve that spot. Tiniyak rin ni Viloria na napanatili niya ang championship habang hinihintay niya na maikasa ang showdown nila ni Gonzalez. My last 4 fights I won, and so I'm slowly marching back to the top again. I think I've always been in that level. I've been fighting at the high level for a while now, and just maintaining that. And ang WBC Flyweight Championship ni Viloria at Gonzalez ay itinakda sa Oktubre 17 sa Madison Square Garden sa Nueva York. Para sa PTV Sports, Ricky Absantos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin. Former 2-time champion Amir Khan ang masusunod. Nais niyang isagawa sa UAE o Qatar ang proposed showdown nila ni former sparmate Manny Pacman Pacquiao. Ito ay dahil marami umano siyang followers sa UAE at Qatar, bukod pa sa marami rin bilang ng mga British expatriates sa dalawang bansa. Ayon kay Khan, sa tingin niya ay maisasakatuparan na ang laban kapag may promoter sa UAE o Qatar na willing na mag-invest para sa slugfest nila ni Pacquiao. Naniniwala rin ang 28-year-old British boxer na malaki ang kanyang tsansa na magwagi sa laban kay Pacquiao dahil malaki na umano ang pinagbago ng kanyang estilo. Buhat na sila ng dating Pinoy sparmate sa wildcard gym ni fame trainer Freddie Roach. Demanding, ha? Sa iba pang balita, lumipad na patungong Brazil kanina ang 2 officials ng Philippine Olympic Committee o POC. Ito'y upang dumulong sa first ever meeting ng mga sports officials na mahigit 200 mga bansa na magpapartisipan sa Rio Olympics sa susunod na taon. Narito ang report ni Arian Malyari. Dadalo sa importanteng pulong sa Brazil, sina Philippine Delegation Chief de Mission Joey Romasanta at POC Secretary General Steve Hontiveros. Ito'y kaugnay ng hosting ng Rio de Janeiro ng 31st Olympiad sa susunod na taon. Ayon kay Romasanta, pag-uusapan sa meeting ang major concerns ng bawat participating countries. Kabilang narito ang venues, billeting, peace and order, schedule of submission of entries at iba pa. Titignan natin yung schedules, ano, pati yung calendar ng competition. So malalaman natin kung kailan sila pupunta. At, ano, buwan ko lamang eh, kailangan maagi sila sapagkat napakalayo ng biyahe. It will take you no less than 30 hours to get there, no, flying time. No? So kung ganun eh, mapapagod naman masyado yung mga atleta natin, considering may sa time zone. So dapat
magkaroon sila ng maagang pagpunta ron para magkaroon sila ng panahon para makapagpahinga and get accustomed to the conditions in Rio. Samantala, tiniyak naman ni Romasanta na patuloy nilang imo-monitor ang training ng mga national athletes na naghahangad na makasungkit ng tiket patungong 2016 Rio Olympics. Lahat ay naghahanda kasi hindi naman sabay-sabay ang kanilang qualifying events o tournaments. Ano? At napakaraming paraan ngayon kung paano ka magpo-qualify. Ano? So I think the organizing committee, International Olympic Committee, they're trying to be as flexible as possible para ika nga, for any situation, eh, pwede mag-adapt yung sa ngayon ay tanging si Phil American hurdler Eric Ray pa lamang ang nakasesiguro na ng pwesto sa Rio Summer Games. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. San Miguel Beer Head Coach Leo Austria, kumbinsidong si Phil Tongan Slotman Mawala Tautua ang maihirang bilang top overall pick sa 2015 PBA Draft. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang paboritong sports show ni Trainer Edito Alavid. PTV Sports sa PBA. Naniniwalang si San Miguel Beer Chief Mentor Leo Austria na puro dekalidad ang mga players na bumubuo sa rookie pool ngayong taon. At tulad ng iba mga coaches, si Phil Tongan prospect Mawala Tautua ang nakikita ni Austria na unang mahuhugot sa 2015 PBA Rookie Draft. Narito ang report ni Haji Caamino. Kumbinsido si San Miguel Beer Head Coach Leo Austria na si Big Man Mawala Tautua ang huhugutin ng Talk and Text Tropang Texters bilang top overall pick sa paparating na PBA Rookie Draft. Ito'y dahil na rin sa taglay ng 6'5 Phil Tongan Slotman na dating naglaro para sa Malaysia Dragons sa ASEAN Basketball League o ABL bago siya lumipat sa PBA D-League doong isang taon. Ayon kay Austria, ang mga players na tulad ni Tautua ay handa ng sumabak sa PBA. Usually, mga first 5 picks, ganyan, o hanggang 7 sa first round, usually, ready to, ano na yun, ready to fight na yun with sa PBA. Especially, yung first one, first pick siguro, magiging si Tautua, ganyan. Talagang kailangan ng any team yun, kailangan ng team yun. Samantala, naniniwala naman si Austria na malawang dekalidad ang mga players na bumubuo sa rookie pool ngayong taon. Naniniwala ako na medyo malalim itong drafting na yun. Although yung iba ay medyo potential pa lang. At then, syempre, mga bata yan. Pagdating dito, they have to to experience those things that are happening in the PBA. Kung kunahan niya si Ray Parks or si Rosario or si Thompson or sina Newsom. Again, marami pa na pwede. So, I think yung first round, talaga masasign up din na maayos. Ang 2015 PBA Rookie Draft ay isasagawa sa Robinson's Place sa Maynila sunod na linggo. Para sa PTV Sports, Haji Caamino, Telebisyon ng Bayan. Samantala, labis na ikinatawa naman ni Meralco Bolts veteran slotman Rinel Hugnatan ang pagkaka-acquire ng team management kay star point guard Jimmy Alapag sa isang 3-team trade. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caamino. Naniniwala si Meralco Bolts power forward Rinel Hugnatan na malaking bagay ang leadership at championship experience na taglay ni comebacking point guard Jimmy Alapag sa kanilang kampanya sa susunod na season ng PBA. Ayon kay Hugnatan, si Alapag ang isang magandang halimbawa ng manlalarong may puso at hangarin. Sobra. Wala naman natin si Billy na pag naglaro yun, baga, sabi nila, yan ang puso, diba? So, yun? Baga, malaking bagay yun. Ilang championship meron yun na natikman niya, diba? So,
Kumbinsido rin si Hugnata na maraming matututunan kay Alapag ang mga bagitong players ng Meralco kahit pa may ilang buwang na bakante sa paglalaro ang tinaguriang Mighty Mouse. Mga bagong pasok. So, nandiyan si Jimmy, mga turuan na rin, masasabihan na rin. Experience, saka iba yung experience. Sobrang respeto yan. Mga player yun. So, ang 37-year-old na si Alapag ay opisyal na nagretiro sa PBA noong nakaraang Marso matapos ang kanyang huling appearance sa All-Star Game sa Palawan. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pa ang balita, sasalang sa isang buwang training camp sa Portugal sa susunod na linggo si National Triathlete Nico Huelgas. Ito ay bilang preparasyon para sa kanyang pagsabak sa mga paparating na Olympic qualifiers. May report si Arian Malyare. Determinado sa Singapore Southeast Asian Games gold medalist Nico Huelgas na makasungkit ng tiket patungong Rio Olympics. Ang 24-year-old triathlete ay lalahok sa ITU World Cup sa Korea sa Oktubre. Bitbit ang asam na makalikom siya ng karagdagang puntos para matupad ang kanyang pangarap na makapagpartisipa sa Quadrennial Summer Games. Sa panayam ng PTV Sports, nangako si Huelgas na gagawin ang lahat para maabot ang mataas na expectations sa kanya ng mga Filipino fans. Ito yung pinakamalaking bagay sa buong buhay namin para makapag-compete. It's not about the medals, it's about participation in the Olympics. Kasi yun yung parang pinakatuktok na yung highest level performance an athlete can take. I see it as a challenge at the same privilege to be carrying the flag and to be able to deliver a good performance, knowing that people are expecting you to do good because you know you can. Tiniyak rin ni Huelgas na lalo pa siyang magsisipag sa training kahit pa karagdagang kumpiyansa ang naibigay sa kanya ng gold medal feat sa nakalipas sa SEA Games. Pares pa rin yung bigat ng competition, kaya hindi pwede maging kumpiyansa eh. Kaya dapat tuloy pa rin ang training, handa ka, utak mo, pati yung katawan mo. So for this time, medyo nag-focus ako sa swim ko, nag-focus ako sa correction, kasi marami pa kailangan i-improve eh, regarding the right kind of stroke. Para pag nakuha mo yon, tuloy-tuloy sa mo, ma-reach mo yung full potential mo bilang isang swimmer. So yun muna yung focus ko for now. Sa katunayan, sa susunod na linggo ay lilipad si Huelgas patungong Portugal upang sumalang sa isang buwang training camp. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, tiwala naman si national shooter Amparo Acuña na makakasungkit siya ng ticket patungong 2016 Rio Olympics. Nagbabalik si Ms. Arjen Malyari. Nagsimula ng mag-ipon ng Olympic qualifying points ng Philippine shooting team. Sa nakalipas sa Shooting World Cup sa Azerbaijan ay kapwa na Amparo Acuña at Jason Valdez ang Olympic minimum qualifying score sa kani-kanilang events. Nagrehistro si Acuña ng 571 points sa women's 50-meter three-position rifle at 407.7 points naman sa 10-meter rifle. Sa kabilang banda, umiskor naman si Valdez ng 610 points sa men's 10-meter rifle. Sa panayam ng PTV Sports, aminado si Acuña na kinakailangan pa niyang magdoble kayod sa ensayo dahil mabigat na hamon pa ang naghihintay sa kanya bago siya makapasok sa Rio Olympics. My scores were good. It was the scores I've been practicing or a bit more than the scores that I've been practicing. But I think it's not enough. It's still not the best compared to the world. So I think for now, I'm gonna twerk my training a bit and work even harder than I usually do. Not only to qualify, but to surpass all else who have qualified, because that's the ultimate goal. Not only to reach the Olympics, but to actually succeed in winning the Olympics. Gayunpaman, tiwala si Acuña na makakalikom siya ng sapat na qualifying points para sa Rio Games. Gayun na rin ang kanyang mga teammates na sina Jason Valdez at Hagen Topacio. Chances of us three, because all of us are performing very good and each of us are working really hard. So I think whomever would get chosen deserves it because all of us are working and it's evident in our schedules as well.
Sa ngayon ay naghahanda ang grupo ni Acuña para sa pagsabak sa Asian Shooting Championship sa Kuwait sa buwan ng Nobyembre. Para sa PTV Sports, Arjun Malyari, Telebisyon ng Bayan. Free agent center Javale McGee sumanib na sa Dallas Mavericks. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa Global Sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Sumanib na sa Dallas Mavericks si free agent center Javale McGee. Kanina ay inanunsyo ng team management na pinapirma nila ng kontrata ang 7-foot flat slot man, pero hindi muna na ibinunyag ang detalye ng deal. Si Magia inilaglag sa roster ng Philadelphia 76ers noong Marso, 2 linggo matapos na ma-acquire siya ng koponan mula sa Denver Nuggets. Hinugot si Magia ng Washington Wizards bilang 18th overall pick sa NBA draft noong 2008. At siya may career averages na 8.4 points, 5.5 rebounds at 1.8 blocks per game sa pamamalagi ng 7 seasons sa liga. Samantala, pasadaan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Inakupa ni Dustin Johnson ang solo leadership sa unang araw ng aksyon sa PGA Championship sa Coller, Wisconsin. Kanina ay pumalo ang 31-year-old American ng 6-under-66 sa Whistling Straits. Lumamang siya ng one shot laban kay David Lengmert ng Sweden. 8 par busters naman ang napapag-iwanan ng 2 strokes, kabilang na rito sina American Scott Percy at J.B. Holmes. Humataw si Johnson ng 1 eagle at 5 birdie sa kanyang round at ang kanya nag-iisang bogey ay nagawa niya sa back 9. $10 million ang total pot money na nakataya sa major event na PGA Championship. Sa tennis, right on track pa rin si Novak Djokovic para sa kanyang misyon na makakopo ng pang-apat na titulo sa men's singles ng Rogers Cup sa Montreal, Canada. Kagabi ay walang hirap na pinatalsik ng top-ranked Serbian star ang nakaduel ang seeded Jack Sock ng Amerika 6-2 at 6-1 tungo sa pag-abante sa quarterfinals ng hardcore tournament. 5 beses na nakabreak sa laban si Djokovic at sinelyo niya ang panalo sa kanyang 3rd match point. Ang susunod na makakatapat ni Djokovic ay si unseeded Ernest Galvis ng Latvia. Sa Rogers Tennis Cup pa rin, pasok na sa quarterfinal ng women's singles si world number 1, Serena Williams ng Amerika. Ito'y matapos na dispatsahin niya si 16th seed Andrea Petkovic ng Germany sa straight set 6-3 at 6-2 kagabi. 4 beses na nakabreak sa laban si Williams upang maikasa ang pakikipagsagupa kay unseeded Chain ng Italy sa round of 8. Punto rin ni Williams na makapagsubi ng pang-apat na titulo sa Canadian event. Sa football, sumanib na sa Portuguese champion Benfica si forward Raul Jimenez. Kanina ay inaanunsyo ng team management na pinapirma nila ang 24-year-old Mexican booter ng 5-year deal na nagkakahalaga ng $10 million. Umiscore ng 8 goals si Jimenez sa loob ng kanyang 36 na appearances para sa Mexican national team at siya ay huling naglaro para sa Spanish club na Atletico Madrid noong nakaraang season. At sa cycling, may bagong overall leader na 2015 Tour of Benlu sa France. Siya ay si Dutchman Jos van Emden na namayani sa individual time trial stage 4 kagabi. Naurasan ng 30-year-old rider ng 16 minutes and 34 seconds sa 13-kilometer race against the clock at tinalo niya ang 5 segundo ang compatriot na si Wilco Kelderman. Tumapos na 3rd placer naman si Adriano Malori ng Italy, 7 seconds behind. Sa ngayon ay hawak ni MTN ang 5 seconds na bentahe sa general classification papasok sa huling 3 stages ng week-long bikeathon. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, sakaling maikasa showdown, sino sa tingin ninyo ang magwawagi kina Manny Pacquiao at Amir Khan? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At
nagbabalik ang PTV Sports. Hi, Haji. Hi. Dini po. Ay, PTV T-shirt. Yes. Okay. Alright, so tayo. Question of the day. Yon. Ang question of the day natin is, sakaling maikasa ang kanilang showdown, sino sa tingin ninyo ang magwawagi kina Manny Pacquiao at Amir Khan? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_Sports. Former sparmate. Six rounds. Six Knockout. Rounds in favor of? Siyempre. Kung gusto po ninyong kontrahin ako sa phone, 0916-391-5222. Again, 0916-391-5222. Yung story kay Amir, demanding ha? Pero demanding nga. Sabi ni Amir Khan, iba na daw ang estilo niya. Sino? Mahihirapan na si Manny Pacquiao kasi iba na daw ang estilo ni Amir Khan. Hindi na gaya ng dati. Oo, hindi na daw. Ang gagawin niya yung estilo, paano mahihirapan? Tatumbling ba siya o ano? Wala. Eh, siyempre, pinapangyan si Manny, pero tingin ko... Naghahanap pa ng... ano pa? Qatar daw or ano, UAE. Oo. Kung talagang ano ka, laban na lang. Eh, kung gusto sa Macau, Las Vegas. Diba? Hindi kasi madami nga daw siyang followers doon, di ba? Ah, so talagang... Ah, siya ang bebento. Oo, pabor talaga sa kanya. Sige. Saan papanoorin? Sabi niya yan eh. Edi wow. Bindigyan. Alright, from Philip Phoenix Ilade, sabi niya, Pacman po, syempre. Hehehe. From Michael Medici, Manny Pacquiao, syempre, puro ingay lang naman yung American na yan. Mga boss, na kay Timothy Bradley na ba ang belt ni Pacquiao na WBO? Di po ba tinanggalan ang belt si Mayweather? Yung WBO, wait, pabati naman po kami dito sa Family Medici sa Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Salamat po, more power to your show and God bless. Tama ka dyan, Michael. Wala na nga yung title kay Mayweather. Kay Mayweather. Tinanggal. Noong una, interim yun, yung laban ni Bradley kay Jesse Vargas. Pero since ayaw magbayad ni Mayweather. Oo, tinanggal sa kanya. Tinanggal na. Regular champion na si, ano, si Timothy Bradley. Malaki ba yung fine kung bakit hindi niya binayaran? Wala naman. Yun lang. Hindi na siya champion. Oh, tinanggal lang yung fine. Tinanggal yung belt. Which is fine kay Mayweather. Okay lang yun. Money intact. Wala naman. From Stephen Villa, sabi niya, sa tingin ko, mas maganda kung si Crawford na lang kalaban ni Coach Manny. Mas exciting pa siguro. Sir Dennis, may trade ba sa Kia this coming season? Pabati na lang dito sa Jensen. God bless sa show niyo. Kia! Mahindra Enforcers na ngayon. Tingin ko, mas maganda kalaban ni, sabi mo, si Coach Manny. Coach Manny. Si Terrence Crawford. Ako si Terrence Robbie. Coach Manny. One on one. Diba? Sabi na nga ba eh. Trade. Mukhang isinasahog nila yung number 2, pero bali-balita pala. Too good to be true. Basta hanggat hindi pa official, nasa kanila pa rin yung precious pero, number 2. Pero diba, ipaprioritize ngayon tong, ang Kia at saka yung mga nasa bottom teams. Mapalakas yung team nila. Hindi, sila lang nga. Oh, sila yung number 2. Oh, number 2. Kasi nga medyo hindi maganda yung record nila eh. No? Oh. And... yung number 2, siguro lagay natin na may 80% chance na mawala yan sa Kia at 80%. Mapunta sa train. 80%. No, malamang-lamang yan eh, token text. Mm-hmm. Pero ang balita ko, parang medyo humihirit yung isang team eh. Isang gustong makuha si Troy Rosario. Troy Rosario. Okay. Medyo hindi ko pa mapinta yung talagang scenario. So, hindi ko pa masabi yung team. Okay. So, I cannot paint the scenario. So, yun. Medyo nagkaka-ano. Bakit ka natatawa? Pero if I were Mahindra Enforcer, say, hindi ko na ibibigay yung number 2. Face of the franchise na yan eh. Oh, baka maging Mahindra, mahina. Baka mahina eh. Kung ako, i-keep ko na lang. Kung sino na ito. Advantage nila yan. Ha? Kasi kung titignan mo, mga gusto nila, parang made na. Depende sa team eh. Depende pa sa pananaw. Kasi mayroon ibang team na doon tayo sa rookie draft. Oh. Medyo mangungulela tayo sa mga first one or two seasons. Oh. Pero may potential yung mga kuha. Iba naman, merong gusto. Hindi, ngayon na.
Eh, so kung age, di ba? Apparently, ang Mahindra, parang ang gusto nila is yung maid na. Yun lang. Yun, oh. Yun lang. Yung talk and text, mukhang gusto nilang... maging fresh. Because they can afford to invest sa mga batang players dahil meron na silang established. Well, stick with my principle. Oh, oh, face of the franchise dapat. Mm. O, isa muna bago, Connor. Sige. Okay, galing kay si Albert Paragua, si Manny, hi Sir Poging Dennis, and also to Muse Meg. Sir Haji, pakibati niyo po kami dito sa Apari, Cagayan. Gabi-gabi po kami nanonood sa programa po ninyo. Hello po sa lahat ng mga taga-Apari. Hello po kay Boss Albert, salamat. Caller tayo. Okay, sige. Ah, ito na, may tumatawag. Ha? Okay. Meron na? Ayan. Sige, okay. Hello? Hello? Hello, boss. Magandang gabi po. Teka, dali ah. Medyo nag-feedback ng konti, pero... Okay. Ayan. Hello? Hello? Hello, good evening. Yes, good evening. Good evening po. Apo. Good evening po, sir. Alvin po ng Tacloban. Alvin ng Tacloban. Teka, dali ah. Ay, Tacloban City. Hello po. Teka, Alvin ah. Dali, ayusin natin. Alvin? Ayan, teka, sandali ah. One more time. Ba't yun? Nagpumipitik-pitik siya eh. Ayan, Alvin. Okay po, sir. Ayan, sige. Alvin, may sagot sa question of the day? Sa ano ko po, analyze ko po doon kay American. Yung nalaro niya kay Manny Pacquiao. So far naman nakikita ko naman eh. Sa experience ni Manny Pacquiao, I'm sure sabi nga ang mga round 6, round 6 lang yan. I'm sure. Kaya parang nakikita ko kay American, parang ano siya eh, yung parang tinatawag na, tawag nito, yung siya pa yung may ano na, if the price is right, na parang ginagaya na si Mayweather. Yan lang naman na itaapot na dyan eh, yung parang feeling ko sa kanya, na kung mag, ano, kung sila yung maglaro ni Manny Pacquiao sa, ano, sa ring, eh, pag may panahon na matalo siya, eh, mas malaki yung share niya doon. Siguro naman, I'm sure din naman papayag si Manny Pacquiao, masikat naman si Manny Pacquiao kaysa sa kanya eh. Sa experience yung pag-uusapan eh, wala naman siyang Manny Pacquiao eh. Hindi ko naman siya inaano na parang hindi siya magaling. May lumang naman siya sa boxing. Pero yung parang ano niya, yung inihingi niya na parang siya pa yung nag-ahabol ng parang gusto niya malaking pera, if the price is right. Parang hindi naman tapa yun. Parang gusto mo magpakumbaba si Amir? Hindi naman sa ganun po, sir. Pero yung sa akin lang, nakikita naman po natin in, sa level nila. Sa level? Diba? Sa level nilang dalawa, kahit nga doon kay, ano, kay Mayweather, okay lang yung kay Mayweather, walang problema doon. Pero sa level nila ni Manny Pacquiao sa Amir Khan, siyempre naman sa level eh, si Manny Pacquiao eh. Hindi naman natin sasabi na talagang sikat naman sa Pacquiao. Yung sa akin lang, parang inaano ni ano ni American na parang ano siya eh, yung mga demand niya for Manny Pacquiao, yung demand eh, okay, walang problema sa laro. Walang problema doon kung sila maglalaro. Pero yung inihingi niya na parang siya pa yung nagdi-demand, eh, parang unfair yun eh. Sa bagay, yung pambansang kamao natin, hindi naman nagdi-demand doon eh. Hindi naman nagsasabi. Yung ano ko lang doon, kung sino yung... Para sa akin lang, hindi naman ako isang Pilipino na ano, pero anong ko naman na... Mananalo dyan si Manny Pacquiao po. Mananalo si Manny Pacquiao, in short. At ang kung susumahin, huwag kang demanding American. Parang gano'n ang gusto mong sabihin na gano'n. Parang demanding siya eh. Parang nasisil ko kasi na demanding ka sa salapan eh. Parang nasisil ko kasi sabi niya nga eh, the price is right. Hindi naman sa gano'n. Parang unfair yun. Parang pa siyang nagdi-demand. Parang sumikat lang siya sa ano sa panghahamon eh. Nanisikat lang naman si American sa pangahamon eh. Hindi naman napatunayan yun eh. Kahit na yung mga kalaban niya dati na, ano ba yun yung dati niya nakalaban na nanakout siya eh. Si yung na, Bradis Prescott, si Danny Swift Garcia. Ay, opo. Opo, sir. Yun. Eh, kumbaga sa galingan ni Garcia eh, hindi pa nga yun ano. Pero, tingnan nyo, sa sobrang yabang niya, yun, natamaan. Ayun. Magaling to si Alvin, ha? Natakloban, ha? I like it. Alvin, kumusta dyan sa... Oo nga. So far, sir, parang bumapangon na rin kami. Buti naman, That's good. Okay. Naulan, umulan-ulan dyan, Alvin? So far, okay naman po rito. Medyo maambo-ambo lang. Okay.
po. Okay. Okay. May tanong pa si Alvin o bago gusto batiin? Okay na po sir. Inabati ko lang po yung tawag nito sa Katakloban. Hmm. At saka kumukondolins din po ako kay Kinit Oy. Namatay din po siya. Kasi siya po yung he passed away. Siya lang kasi po yung gumagawa rito sa Tacloban ng mga play ng mga basketball ng PBA. Okay. Siya po humahawak ng mga games po dito. Pero he passed away. Parang malaking kawalan po siya rito sa Tacloban kasi siya lang po nagpapasaya sa mga talagang fanatic ng basketball. Alright. Okay. Alvin. Thank you, Boss Alvin. Thank you very much. Okay, thank you po, sir. So, maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Yan si Alvin ng Tacloban City. Magaling siya mag-anal. Huawei sir, no? Yung Huawei. Yung Huawei pala. Pero magaling mag-analyze siya, no? Magaling mag-analyze siya. Oo naman. Ay, mga nagtatext, di po namin mababasa, no? Dahil pag nagre-ring yung Huawei ko, hindi na ma... hindi mo basa yung text eh. Basa muna. From Kiel Baguio, sabi niya, 12 round unanimous by Manny yan. Kasi yung lakas ng suntok ni Manny, pero yung bilis ang magpapanalo sa kanya. Pabati po ang mga taga Green Meadows Subdivision, Tugbok District, Davao City. Hashtag PTV ever. Okay, from Rodrigo Gores. Hindi na kailangan itanong yan. Siyempre Manny na yan. People's champ nga eh. Alright, from Jake Roradok, sabi niya, Pacquiao yan, gaya-gaya lang naman ang style yan si Can. Tanong ko lang po, bakit 10-rounder pa rin si Jason Pagara at anong belt po siya pwedeng lumaban? Solid PTV Sports mula noon hanggang ngayon. Jake Roradok, thank you very much. Ayan, si Jason Pagara, wala naman kasi, hindi naman title. So, abay tanong niya about Jason Pagara. Bakit anong belt? Anong belt? Yung last time, WBO. Parang intercontinental ata yung kanyang title. Mm-hmm. Ano? So, pero ano na siya? Highly rated. Kung di ako nagkakamali, number 2 sa welterweight or super lightweight division. Marami ang mausbong para mga boxers natin. Ayan. Sige, basa pa. Okay. From, asan na tayo? Sige, si Anthony Cervantes. Si Manny, syempre, kulang pa sa experience yan si Can. Binabati ko Cervantes family ng Malolo City, Bulacan. Kulang pa sa experience si Amir Can. So, Amir can't. Amir can't pa. Cannot. From Jeff Agravante Dumagsang, sabi ni Manny, syempre, by KO, 3rd or 5th round. Oh, kahit six. Mga kababayan ni Amir Can ang nagsasabi win by KO. Pabati po ang mga Dumagsang at Agravante family, thanks. Ayan, salamat. O, isa muna bago call ulit. O, from Judy Marie Espanya, si Sir Manny Pacquiao po ang mananalo. Tanong lang po, ano pong balita sa Beerman? Thank you po and more power sa show nyo. Lagi po ako nanonood, PTV Sports number 1. Ayan. O, si Coach Beerman, Leo. Beerman, huling balita diba? Natin eh, hindi pa nagkakausap-usap kasi marami expiring na contracts. Mm-hmm. So, ano pa, pinaplano-plano pa yan. Tapos, ang alam ko, malapit na rin sila magbalik sa training camp eh. Mm-hmm. Ano. Tapos kung sa ano naman, trades, wala pa naman sinasabi. Open, pero as gusto nilang i-intact yung roster nung last season. Okay, hi. Sige. Subok muna tayo ng caller. Ayan. Hello? Hello? Yes. Hello, boss. Good evening. Hello. Hello, Chappy. Parago, pakihinaan ng volume ng television natin at may feedback tayo. Masama yung feedback. Ayan na, okay na? Yan. Sino sila? Parang maingay. Si Michael sir ng Quiapo. Michael lang Quiapo. Oh, sige. Michael, alo, balita. Michael. Traffic. May tatanong na ako, sir, about sa basketball. Oh, okay. Sige, tanong mo. Siyempre, basketball yan eh. Ay, ito sa inyo, sir.
Teka, sandali ha. Matraffic sa Quiapo. Sige. Michael, one more time. Michael, go ahead. Hello? Oh, hello, Michael. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Buka natin. Yan, yan. Hello, Michael. Oh, yan. Oh. Sir, baba mo ko lang mabangking sa ano kasi may rumor na naman na mag kay Bo Belga sa Hinebra. Bo Belga! Sa Hinebra. May mga nag-i-inquire kay Bo Belga. At syempre, makikinig ang Rain or Shine. Kasi una na sinabi ni Yeng Giao na he's open. Open sila for trade. Yan. So, yung sa Hinebra, malaman natin siguro by next week kasi next week balik sila sa train sa practice. August 17, no? Oo. Tama, 17. Yan. Hello? Michael, you there? Michael? Nawala. Isa bang tanong, sir? Oh, isa pa daw. Sige, go ahead, Michael. Yung advance naman kayo yung Mahala. Nakala lang pabugo siya doon. Ano na? Kayo yung Mahala taong tuwa sa Ginas. Kasi meron sinisara si Paulaga na picture niya doon sa ano, sa practice. Oh. Nandun siya. Nasa, nagpa-practice siya ngayon sa Gilas. Nasa pool. Pero, okay na yun yung series papers niya, makapaglaro ko ba siya? Ganito yan, Michael, ano? Michael. Michael, si Michael. Meron siyang passport. May Philippine passport siya. Mm. Okay? Now, ang problema, under FIBA rules, ano, yung mga katulad ni Muala Tautuan na dalawa yung, kumbaga, yung pwede maging dual citizen, di ba? Nawala si Michael. Pero explain na rin. Kwento ko na lang. Under FIBA, kung gusto mo maglaro doon sa isang country na kukuha ka pa lang ng passport, kailangan mag-declare ka ng citizenship before ka mag 16 years old. Yun. Okay. Kaso, ang problema, si Mo Tautua, 23 years old na doon nakakuha ng Philippine passport. Okay. Now, pwede lang siya maglaro kung i-declare siya ng Philippine, ng SBP, no? Na naturalized ng Pilipinas. Ang problema, bawat country, isang naturalized lang. Oo, meron na tayong Andre Blatt. Oo. So kung sakasakali, kung huwag naman mangyari, kung magkaroon ng injury o magkaroon ng problema si Andre Blatt, pwede siyang ipalit. Pero hindi sila pwedeng magsabay. Yun. Ayan. So yun ang ruling ngayon. Kung meron kang gustong paglaruan, dapat bago ka mag 16 years old, nakakuha ka na ng citizenship from that country. Yun. Habol ko lang pala kanina, tinatext ko ngayon si Coach Leo Austria kasi di ba lumutang din yung Jeric Fortuna trade to Global Port. Ano so, sabi check, niya? Check natin. Di pa, ito, tinetext pa lang natin. Sige. Basa muna from tayo ng Facebook. From ako, si Von Manny Pacquiao yan. Kung sa sparring pa lang, gumugulong na si Khan with headgear pa yan. Paano pa kaya kung wala ng headgear? Mm. Pero huwag magpakumpiyansa si Pacman. Dapat lang training pa rin at tamang workout. Ito, galing kay Jonel Navarro. Di po tatagal sa laban si Khan kung magtuto sila. Sa laban po ni Khan kay John Patterson. Ang ganda po ng pinakita niya pero bumigay po siya sa dulo. Talo po siya. Ang alam ko nanalo siya roon kay Lamont Peterson. Oo. Pero, Peterson pala. Peterson. Ano yun? Controversial. Pero yun nga, yung Danny Garcia tsaka yung Brady Prescott, parehong ano yun, junior welterweight. Lumaglag si Amir Khan. Paano po ito pagka sa welterweight division? Yung totoo ba daw yung kinakasang Saul Canelo Alvarez tsaka si Miguel Cotto? Kasado na yan. Totoo Magbaril yan. Na lang. Canelo and Cotto. Ganda yan. Ganda laban. Alright, Dick Diaz Pulvoriza. Sabi niya, syempre, Pacman pa rin yan. Si Mayweather nga, binubog ng Pacman, naluto lang yung desisyon. Ngayon, sure win yan si Pacman. May rematch pa tayo kay The Flas Mayweather. The Flas, tumakbo. Okay. Asan na tayo? Dimitri. Si Dimitrix Rubio. Pacman, kahit na matanda na siya, nandun pa rin yung bilis ng kamao niya. Tsaka kung pagbabasehan naman, sa huling laban niya, parang tagilid siya kay Pacman. Sige, isang ano may pa? May sinabi si Ang Noja
John Melo para sabi niya, sinabi ni Roach na si Khan ang nagpahirap kay Pacquiao sa sparring. Pero sa totoong laban, speed versus speed, pero Pacquiao pa rin speed and power. Eh, yung sparring naman, di man may expect na pang world championship yung papakita na dyan eh. Usually, ano sa sparring, puro subok. Hindi yung best talaga. At saka conditioning. Meron tayong... Caller, ayan. Sige, check natin. Alright, hello! Hello po. Good evening, PTV Sports. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po. Sino po sila? Rowel po ng Cotabato City. Rowel ng Cotabato City. Hello, Boss Rowel. Hello po, magandang gabi po sa inyo dyan. Magandang gabi, Rowel. Okay. Anong sagot natin, Rowel? Mananalo si Pacquiao kasi mabilis yung kamay niya eh. Mabilis ang kamay. Nakakamaw niya. Lightning. Kahit ilan na siya, kahit kalaban niya, mabilis pa rin yung mga kamaw niya. Lightning fast. Yeah. Okay. May tanong pa, Boss Rowan? May tanong po ako sa basketball sa Talking Tech. Oh. Okay. Sige. Pagpapo ba nila sir si Abir Iskarer bilang point guard? Sina? Si? Abir Iskarer po. Yung point guard ni Moala Tautua sa Asian Basketball League. Ah, nasa wala ata sa draft yun ah. Nasa draft ba yun? Parang... Ay, hindi po nagaanin sir. Parang wala. Check parang natin yung listahan siguro. So, official list kasi na ito. Para malaman natin. Oo, yan. Ruel, may tanong ka pa? Yun lang po, sir. Okay. Ay, Mate. Talong ko lang po kung makukuha ba ni, ano, si Troy Rosario sa Tokinte. Yun ang tinatrabaho. Gusto naman, gusto. Ang Tokinte, ano, kaso hawak pa rin ng Mahindra yung number 2 pick. So, apparently, mukhang sold na yung Tokinte kay Tautua kasi kasama na ngayon sa Gilas, eh. No? At yung number 2 gusto ko makuha ng Talking Tech si Moala Tautua at si Troy Rosario para maglakas yung lineup nila para may katapat na si John Mar Pardo. John Mar Kuyog. Magkataon para may katapat si John Mar eh. Yan ang kalaban ng Talking Tech si John Mar. Fan ka ng Talking Tech, ano? So, diehard ba ko sa Talking Tech simula ng ano TV? Die hard. Ay, di, ano pa yan? Mobile line pa? Mobile line phone pals pa yan. Opo, sir. Talking Tech talaga ako. Galing ha. Pero Globe yung... Number. Globe yung number. Ayos yan. Natawa siya. Bali lang po ako, sir. Sige. Yes. Balabati ko po yung mga, ano, mga fans ng PBA dito sa Cotabato City. Sana may time din na makalaro rin dito sila dito sa Cotabato. Oh, meron bang venue dyan? Labaw, wala sila. Oo nga, no? Malayo. Pero wala, may venue ba kayo dyan? Parang wala atang ano dyan. Parang wala yung masyado eh. Hmm. Siguro maganda, bisita na lang, ano, yung mga player. Oo. Kailan ba fiesta nyo? Fans na, ano, mga PBA. Oo, kailan ba fiesta nyo dyan? Ano po, sir? Yung fiesta nyo, kailan? Ano po, sir? Fiesta. Fiesta po. Fiesta. September. This coming September. Oh, yun. Yeah. Araw ng Cotabato po. Ang ano, June 20 po. Araw ng Cotabato. June 20? Next year na. Next year pa. Opo. Yun, dapat ganun. Puntahan ng mga PBA yan. Okay, partner. Salamat, boss, ha? Pabating ka. Okay, sir. Salamat, sir. Alamat ka din, ha? Okay. Yan po si Boss Rowel. Rowel ng Cotabato City. Layo. Kaya, basa pa. From Kasidsid Kenyo Ray, sabi niya, if ever na mangyari ang Pacquiao versus Khan fight, syempre, ang mananalo dyan si Manny Pacquiao. Subok na ang tibay at puso ni Idol Manny sa mga malalaking laban tulad nito. So, for sure, win si Manny Pacquiao. Hello sa inyo, mga idol. Poging Haji, Tisoy Dennis, and one of the only beautiful men. Leon? Hi sa family. Ano yan? Sa mas bati, especially sa family. Thanks, mga idol, and more power, PTV Sports.
sports. From Joe Merlin Makapagal. Ewan ko, depende. If nandun pa yung killer blows ni Manny, pwedeng makatikim si Amir nun. But Manny is getting old and let's face the fact that he's now what he used to be. Yung Manny na... Talk, baka ibig niya sabihin yung hindi na... Mm-mm. Hindi na yung Manny na what he used to be. Maganda to. Meron pang ano... Si Bob Arum daw, malamang. Bob may kamaupay. Mabaya! Okay, mabaya. Ay, sana lang. Precious. Nagpapabebe wave. Sabi ni Precious May Bolico, sure win na para kay Pacquiao dahil lamang siya sa skills kaysa kay Amir Khan. But not an exciting fight. Bob Arum, find another foe for Manny. Hashtag the best boxer ever. Hashtag 8 division champ. Ay, nagpapabebe wave na si Ruben Castillo. Aha, ayan na. Bye-bye time na naman. Okay. Siyempre, maraming salamat sa View Blends, Pampered Pooch Organic Shampoo, Mr. Amis Tumang na Amazing Playground, Mr. Defend of California Bow, St. Luke's Medical Gives of Thermesthetics, Frank and Marcel Graphic, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Pag-greet naman daw yung girlfriend ni Tolitz Maglonso, si Love Rapirap Maglonso. Happy birthday daw. Happy ayan. Birthday. Tsaka kay Resty Makabulos. Si Resty Makabulos, birthday niya ngayon. Si Boss Manon Yes, magbo-birthday na daw sa August 24. Pag-ipon na. Mga magpapakain si Boss Manon ng News Division. Salamat po. Binabati ko lamang din yung GAD TC faculty and staff, sina Professor Jojin Pascual. Invite na po ako dyan, ha. At Noriel Erap, Sherlito Puyot. Ayan, maraming salamat po. Always daw silang nanonood sa atin. At thank you to De Los Santos family niya po sa Nangka, Marikina City. Bukas, binyag na niya Maxine. Sa Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City. And of course, to my mama, I love you, papa. I love you kay Ginger at Rose Ann and to Miss Isa. I love you. To my wife, Pini. Love you, Prince Z and Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mamalao, kay Kuya King at saka kay Kuya Bunso. Sports Radio family, maraming yes. Salamat. Malapit na yung kanilang app. Abangan po ninyo na para sa Android. Hindi nyo po mapapakinggan ng live. Live, yan. O sa Sunday, sports live din ako sa Sports Radio. 4 to 5:30 p.m. Alright, and ako po si Dennis Principe. Meg Siozo. And Haji Camino. Until next week, ito po ang inyong paboritong PTV Sports!